Simula natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po, tanghali sa lahat at welcome sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio sa inyong pagbisita po dito. At welcome din po sa mga kapatid nating kasabay natin sa pagdiriwang na ito through live streaming sa mga social media accounts ng Padre Pio. Welcome po at sabay-sabay tayong manalangin, humingi ng tulong at magpasalamat sa Diyos sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Ngayong araw din po ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Bautista. Siya ay malaking personalidad sa buhay ni Kristo at sa ating pananampalataya. Kaya naman, ating hingin ang kanyang tulong gabay sa ating paglalakbay sa buhay na ito at sa ating pananampalataya. Naway tayo ay dinggin ng Diyos sa ating mga kahilingan, sa ating pasasalamat at pagbibigay ng ating panalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-asan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako bago siya'y para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niya sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago po ako pinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, puon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno, at ganito ang patotoot ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking kalugod-lugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan na lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao,
Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. At sumihin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki na balitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanyang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat nang nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw ng magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Juan Bautista. At sa karakter ni San Juan Bautista, siya ay isa sa may pinakamalaking gawain sa istorya ng kaligtasan ng sangkatauhan. Bukod sa siya ay pinsan ni Jesus, siya ay may malaking gampanin. 6 na buwan bago ipanganak si Kristo, siya ay ipinanganak sa pamamagitan nila Elizabeth at Zacarias, na parehong senior citizens na. Hindi nga ba biyaya iyon ng Panginoon sa kanila? Kaya tinawag si San Juan Bautista na John the Baptist the Precursor. Siya ang mauuna maghahanda sa daraanan ng Diyos, sa daraanan ni Kristo. Siya ang unang magpapahayag na nariyan na darating si Kristo ang Diyos.
Kaya ang kanyang gawain, mga kapatid, ay ihanda ang daraanan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan. Ang nabasa nating ebanghelyo ay tungkol sa kanyang kapanganakan. Ngunit kapag susubaybayan natin ang buhay ni San Juan Bautista, noong siya ay nasa ilang at lumabas upang ihanda ang daraanan ni Kristo, isa sa kanyang nasa gupa ay ang Haring Herodes. Bakit? Bagamat si Haring Herodes ay mayroong respeto kay Juan Bautista sapagkat siya ay itinuturing na propeta ng Diyos, natatakot si Herodes. Bakit pinagsasabihan ni Juan Bautista si Herodes? Dahil inasawa niya o kinabit niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Sabi niya, hindi maganda iyan. At ito namang si Herodias, nais maging asawa si Herodes dahil hari, may kapangyarihan. Ibig sabihin, naging simbolo ng kasakiman si Herodias. Kaya naman pinagsasabihan ni Juan Bautista na immoral ang inyong ginagawa at maraming naniniwala dahil yun ang totoo. Porkit ang kanyang kapatid ay walang kapangyarihan, aagawin niya kung ano ang meron. At dito, pinaglaban ni Juan Bautista ang katotohanan bilang propeta, bilang tagapaghanda, na may mga bagay sa buhay na dapat iwasan sapagkat ito ay hindi kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, hindi kalooban ng Diyos. Kaya naman, gumawa ng paraan si Herodias hanggang makulong si Juan Bautista. At ang anak ni Herodias na si Salome, habang itong si Herodes ang hari ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan, ay napasaya ng batang ito. At sabi ni Herodes, ibibigay ko kahit kalahati ng aking yaman sa kariang ito dahil ako ay napasaya mo. At ang hiningi ni Salome sa udyok ng kanyang inang si Herodias ay ang ulo ni Juan Bautista. Hindi nga ba isang martyrdom ang mamatay sa pananampalataya? Sa pagkakataong ito sa ating panahon, hindi siguro kailangan na pugutan tayo ng ulo. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, ang hamon sa atin ng kapistahang ito, ay maging tulad tayo ni Juan Bautista. Maging bahagi tayo sa kaligtasan ng tanan. Unang-una, dahil tayo ay binyagang mga Katoliko, tayo ay nakatanggap sa misyong inatang sa atin ng Diyos. Tayo bilang hari, bilang propeta, at bilang pari ay may gampaning magpahayag at ihanda ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Isa na riyan sa ating mga gawain sa araw-araw. Papaano, kahit po sa inyong pamilya, paano nyo ba dinadala ang inyong pamilya sa salita ng Diyos? Paano nyo ba pinagdarasal ang inyong pamilya? Paano nyo ba tinuturuan ang mga kabataan upang kanilang makuha, matamo, maging yaman ang pananampalataya at mapalalim ito? Tayo bilang mga binyagan, sinasabi sa atin, ang ating misyon ay ipahayag ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, mailap ang katotohanan sapagkat maraming mga dahilan. Minsan, kahit ang magpamilya ay nasisira dahil sa maling mga akala. Minsan, dahil sa social media, nasisira ang relasyon. Sasakyan ang isang isyo kahit hindi alam ang kwento. Sasakyan ang mga kwento na hindi alam ang totoo.
Basta makapag-comment, okay na. Sapagkat may kalayaan naman tayong mag-comment. Ngunit ito ba ay nakakatulong sa paghahanda sa ating mga sarili o nagpapalala tayo ng kalagayan sa ating kapwa? Iba na ngayon ang maritesan, ano? Hindi na sa umaga habang nagwawalis sa harapan ng tahanan. Meron na po silang group chat. Doon na po pinag-uusapan ang buhay ng mga buhay sa kanilang kapitbahay. Ang masama lang nito, mas madaling magkaso ng libel dahil pwedeng i-screenshot. Kaya mas maraming nasisira ang buhay. Maging mga kamag-anak, nasisira ang relasyon dahil sa hindi totoo ang mga bagay na sinasabi. Naurong lang ng kaunti ang muhon ng lupa ay magbabarilan na. Hindi man lang titingnan ang katotohanan ng pagsukat. Ito ba ay totoo o narinig lang natin? Wala na, sira na ang relasyon. Ang tinutukoy sa atin ni San Juan Bautista, mamuhay tayo sa ating pananampalataya na may katotohanan sa ating buhay, sa ating ginagawa, at sa ating salita. Mga kapatid, magiging mahirap ang mga bagay na ito kapag saganang atin lamang ang pinapairal. Saganang pride lamang ang pinapairal. Nakakalimutan natin na tayo ay may responsibilidad bilang mananampalataya para sa inyong anak, para sa inyong pamilya, para sa inyong mga magulang na ihanda ang ating mga sarili para sa kapakanan ng ating pamilya, ng ating pananampalataya kasama si Kristo. Kapag ito ang ating ginawa, kapag tayo ay nag-reflect sa ginawa ni San Juan Bautista, hindi masakit minsan kapag tayo ay napagsasabihan sapagkat alam natin kung ano ang totoo. Mahirap sabihin na mahal natin ang Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos, ngunit hindi tayo totoo sa ating sarili, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. Bilang isang pamilya, bilang mag-asawa, mahalaga na maging totoo sa bawat isa. At ang bawat desisyon ay pinag-uusapan kasama ni Kristo. Hindi yung naglilihim ang isa. Sapagkat sinabi sa atin ng salita ng Diyos, kayo sa bisa ng sakramento ng kasal ay hindi na dalawa, kundi isa. Kaya hindi pwedeng huwag mo akong pakialaman. Dahil ang bawat isa ay may pakialam sa nangyayari sa bawat isa. Kapag nagsimula kahit isang lihim ang isa sa inyo, sa inyong asawa, magsisimula ang dilubyo ng inyong pagsasama. Hanggang magulo ang lahat, wala na ang katotohanan. Kaya ang katotohanan hindi mahirap gawin kapag sa ating sarili at sa inyong pamilya, ginagawa na natin, magiging practice natin ang lahat. Magiging mahirap lamang ito kapag ayaw nating tanggapin ang salita ng Diyos at ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa ating sarili at sa ating kapwa. Nawa mga kapatid, ang tradisyon na ito ng pagsasabi ng totoo at katotohanan ang siyang mas palaganapin natin sa kapistahang ito ni San Juan Bautista. Siguro, cultural na lang siguro yung nagbabasaan sa daan, nagbubusa ng tubig. Maaring iyon ang ating nakasanayan. Ngunit ang mensahe, ang pinakamahalaga, maging tulad ni San Juan Bautista na nagsasabi ng totoo sa kanyang sarili at sa kapwa. Amen. Tayo po'y magsitayo.
Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palakasin ang banal ng Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan na mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng kordero, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay
namin dito inihanda sa iyong hapag na banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami sa parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanyang manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa sila iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag sa tapat niyang pinaninindigan kahit dugo diya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasa, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasa. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio, ni San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na iyong sambayanang nagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinarangal niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan po ang mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo sa pamamagitan ng Batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ng inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Sa darating na August 31, magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 lamang ng Agosto. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang ilabas ang nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pangwakas na panalangin, maraming salamat muli sa inyong pagdalaw, pagbisita dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kaya din sa ating mga kapatid online, maraming salamat sa inyong pagdalaw sa Banal na Misa through online streaming. Sa lahat ng mga naglingkod, maraming salamat po sa inyo. Sa ating lahat po, naway sa inyong paglisan sa dambanang ito, gabayan pa rin kayo ng Panginoon sa inyong mga biyahe, pauwi sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Gayun din ang inyong pamilya na naiwan sa inyong mga tahanan at nawa ang Panginoon ay magbasbas pa sa inyo sa inyong hanap buhay at kalusugan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.